I'm representing Ricky Carranza, the producer and the director of the film. He's now right now in LA. The film is all about the how he started street dancing in the Philippines. Paano nagkaroon ng hip hop, paano lumabas ang maneuvers, paano nagkaroon ng Gary Valenciano and Ryan Fuentes. Struggling si Ricky from the Philippines, nagpunta ng Finland, medyo sumikat sa Finland, gumawa ng film para sa alaman ng buong street dancers or hip hop as we call now, para makilala sa mundo na ang Pilipinas ay ang dancing, street dancing is also is not only a job or paano kikita, but also para galing sa puso yung sayaw. That's all about Behind the Block. Actually, there's no lead actor. Madaming lead actor. I was one of the yung na-interview niya, because I started the hip-hop in the Philippines. It's not hip-hop noong panahon namin. It's funk. Robot funk. So, nag-evolve. It's a documentary. So very, very interesting. You guys want to learn about dance in Philippines, hip-hop, all of that. Yeah, Beyond the Block by Ricardo Carranza. And now the floor is open for your questions. Nakita namin kasi gusto namin makatulong sa industriya. So, nakita natin napakadami gusto nyo sumali. At ang karamihan dyan ay tapos na yung pelikula. Kaya kung, unlike yung year one, we give out subsidy kasi number one, hindi pa kilala yun sa sinang panginila. Kaya we have to parang ano, jumpstart the festival. No? So, nagbigay kami na yun ano, budget for the movie. Nagbigay kami. It's not even a subsidy. It's a full production cost yun. And sa year two, nakita namin, dami-dami pala. So, at talaga magaganda rin ang mga pelikula. So, itong year three, we decided to do away with the subsidy, but is that we will be giving out cast prices and incentives. So yung incentives, we are giving its entry of 50,000. In addition to that, dami rin namin bibigay na marketing, yung tulong sa marketing, yung support sa marketing. Kung talagang i-quantify mo, it's worth a lot, no? Millions of pesos yun. So, by doing that, we are opening it, expanding it, at dumadami ng kategorya sa sinema. Can I come sa Well, basically kasi yun, like what boss said, maraming mga pelikula na naghahanap ng venue para ma-screen. And the festival actually, the main intention of the festival is to promote and to help the films and the filmmakers. Kasi naging venue din itong festival na to for them to jumpstart, no, sa mga international festival. At saka parang promotion na nila, just in case gusto nilang magkaroon ng commercial run. So ito yung tamang venue. Kasi like you are all here, iba, isusulat niyo yung pelikula nila. So kung sa sariling pelikula lang nila, itong mga films na ito, they cannot afford to get all the press, iba, to write up, write about them. So ito, kung meron lang silang in the future, magiging venue rin itong festival na ito. At pwede rin namin silang tulungan sa mga international film festival just in case na gusto nilang yun, pwede rin kasi silang mag-compete sa ibang festival, hindi lang dito sa atin. So ano naman yung ano ng mga filmmakers dito when it comes to ownership? Well, ownership dito kasi nakaka-pro-artist, no? Pro-artist ang sinat, hindi niya ino-own ng film fully.
I think that's also one of the reasons that Boss and I have discussed in the past that this festival will favor the artist. Boss will talk more about that. Exactly. Kasi ang objective namin this year sana gagawin namin 10, no? Pero we were caught up with a lot of things. Solar was busy with the Miss Universe pageant, and we also just finished, I was also involved with the Metro Manila Film Festival. And yung end of 2016 was very, very busy for both of us. And you know that Brillante, Direk Brillante has been doing movies and TV shows. So both of us, parang naubos na yung panahon namin. It could have been 10 entries. So, kaya from 5, magiging 10 sana. But we never had the time to do it. Pero sa next festival, so 2018, probably magiging mas malawak na siya. So we even had to take out animation kasi mas mahirap pa yon kung may animation. Kasi it was also in our planning na may animation kami this year. But sad to say, hindi rin umabot na. So, we are always thinking ways how to improve this. So hindi lang 5 matutulungan, pero sa next year, pakasampu na yun. Bigyan ng pakakataon na mapanood all over the world. Kasi ang objective